Alright, minasan ako manijo po sa inyong lahat. No? So, nandito kami ngayon sa mall, sa Sinihan. So, ayan, nakikita niyo yung background na hindi po kayo manood ng sino. No? So, napapasyal lang kami ni Maris. Tapos, napag-usapan niya namin yung pag-aaral namin kasi mag-take kami ng N2 this coming December. So, napag-usapan namin about Japanese. No? Na which is na, siyempre, vlogger ako, naisip ko na isama ko na rin kayo sa topic namin kung ano ba yung tingin nyo, opinion nyo sa pag-aaral ng Japanese, di ba? Bakit mahirap mag-aaral ng Japanese? Yun yung ano namin na pag-uusapan namin kanina ni Maritza. Ano. Pero para sa akin kasi minasang, no, ang opinion ko dyan kahit mahirap kasi based on my experience kasi nag-aaral tayo ng Japanese, 4 months po ako nag-aaral sa Pilipinas ng Japanese, no? So pagdating dito, sis, mag-aaral pa rin, no? Para sa akin minsan is hindi naman talaga siya mahirap. Kasi pwedeng ganoon, pwedeng tamad lang. Pwedeng tamad lang. Pero punta muna tayo dun sa common reason ko minsan. Sa common reason ko kasi bait mahirap yung Japanese na yun minsan is hindi naman kasi tayo dito lumaki, 'di ba? Hindi naman tayo dito lumaki tapos hindi naman natin pinag-aralan 'yan sa elementary, high school. Diba? Hindi naman natin napag-aralan yan. Oh, ngayon, kasi ngayon, ano, alam ko may mga ano eh, mga elementary, high school is, meron na silang ano, Japanese lesson yata. Ang alam ko, pag mga sa private. college pag tourism ka, ganun, may basic. Japanese. Iba-iba kasi yung language. Ay, oo, meron din Taiwanese, meron na. So, swerte nila, minasang. No? Sa ako kasi, Zenzen Wakaranay talaga ako sa Japanese, minasang, ano, pumunta kami di. Ay, hindi na, pumunta. Nag-aral talaga kami, no. So, yun ay yung common reason bakit mahirap. Pero para sa akin, minasang, is hindi siya mahirap kasi parang ano lang yan eh. Kunwari, sa, ang tinutukoy ko sa hindi mahirap, minasang, is yung ano ah, yung the way na communicate, may pag-communicate ka sa ibang tao in terms of Japanese kapag natutunan mo siya. Kasi para sa akin, kasi galing ako Ilonggo, ako minasang, pumunta ko na Manila, ba? Diba? So, ilang buwan ko lang nagstay sa Manila, natutunan ko mag Manileño, tama ba? Mag-Tagalog. So, mag-Tagalog. So, ha? Nagkano siguro ako ng bata pa ako, year 2000 na kami nag-Manila, minasang, no? So, bata ka pa, no? Oo, Zenzen Wakaranay talaga ako nun sa, ano, sa Manila. Which is merong konti, may konti kami naiintindihan about kapag Tagalog, pero ang salita talaga namin nun is Ilonggo. So, wala talagang alam nun. So, pagdating namin sa school, pinagtatawanan. So, ganun din yung tingin ko sa, ano, sa Japanese, pagdating sa Japanese, na madali ko siya matutunan kung araw-araw ko naman siya nagagamit. Yun yung tingin ko, minan sa ano. Ikaw, babe, ano mo sa tingin mo? Ako mahirap sa akin kasi, ano, since adult na, di ba, iba na tayo. Ay, yung edad natin, edad. Iba na yung lifestyle natin. Kumbaga, hindi na tayo nakapocus more on sa Pwede. Kasi doon, parang katulad yan sa 4 months namin, ang pinag-aaralan namin noon, ni Honggo. Wala kaming ginagawang iba, di ba? Kundi ano lang, mag-aral, aral, aral. So which is na-catch up pa tayo doon. Na-catch up kami sa mga lesson, naiintindihan namin yung lesson. Ang pinaibahan kasi ngayon, minasang, na pagdating namin ng Japan, is nandito na yung mag-aaral mo, mag-aral, mag-trabaho. Yun family yung, may family life pa, may love life pa. So parang nagkagulo-gulo na isip mo, no? So, yun ang isa nagpapadagdag sa pagpaghihirap ng Japanese. So, ano ba kayo sa tingin mo? Ako, ano din, when we get older, ano, humihina na yung ano natin, brain cells. Brain cells? Hindi, ano, brain cells. Mas mabagal na tayo nakakapag-absorb ng ibang information. Ibig sabihin, marami na tayong iniisip. Pwede. Ano rin kasi, yun ang tingin ko. Tapos pa, hindi na yun yung focus natin talaga. Tama. So parang ano, yung hindi ka na interesado dun sa bagay na yun. Nagkakaroon ng selective learning. Parang ganun. Parang hindi ka na. Kaya nagiging mahirap siya para sa'yo. Kaya nagkakaroon na, since may selective learning nga, hindi na natin na-absorb lahat ng information. Pwede ganun, kaya mahirap na minan. Pero tingin ko talaga minasan dyan na pagdating sa kaiwa, ganun, communication, kung lagi natin siya nagagamit, is hindi siya mahirap. Pero para sa akin, ang nagpapahirap lang talaga, kaya kahit itanong mo si parin Google, parin Google, no? Google, parin Google, minasan. Pag sinerch mo yung top 10 hardest language to learn, ang lalabas yan, top 3 ang Japanese, minasan, no?
So parang na-search ko na yata siya dati, top 3 yata yung Japanese, no. Nakalagay naman kasi doon kaya naging mahirap ang Japanese dahil sa ano nila, sa three ways of ano nila, writing. Na meron kang hiragana, meron kang katakana, at pinakamahirap is meron kang kanji. Yun yung kanji. Pagdating naman sa hiragana, katakana, minasang, wala kang namang problema doon sa hiragana, katakana kasi Madali lang. Basic lang yun kasi meron ka naman, pwede mo lagyan ng romaji or purigana, tama ba ito? Purigana na A-E-E-O-O, ganun. Pwede mo lagyan. So madali lang siya. Which yung pinag-iba ng kanji, minasang, is nandun yung ipapasok ng Chinese character, di ba? May mga stroking, whatever pa yan. Tapos ang nagpapahirap pa dyan, minasang, is may darong reading yan. So, di ba? Yung pinakamahirap dyan, yung kunyumi, yung Japanese reading, saka yung unyubi na Chinese reading, minasang, no? So, kung gusto mo talaga na ano yung pag-aralan yung Japanese at gusto mo talaga bumaster yung ano yung Nihongo or Japanese minasang, is kailangan mo talaga magsimula or yung gusto mo talaga na ano yung gawin mong lifestyle ba, yung lifestyle na kunwari gusto mo talaga maging fluent kasi pagsasalita ng Japanese, isa siguro na pinag-aralan mo dyan is yung kanji ng reading ng onyumi sa konyumi, which is yung napakahirap minasang, no? So napakamahirap kahit ako minasang. Diyan ako nahirapan talaga sa kanji na buisit yung kanji. Iba kasi yung reading pag mag-isa lang siya, tapos pag sinamahan. May exception pa yung minasang, no? Nakakasar yung may exception pa yun. Ang sinasabi kasi nila, pag babasahin mo siya, kunwari, yung kunyumi, minsan, yung mga iba yan, kunwari, mga tubig, diba? Kanji ng tubig. Lalabas yan, kanji ng tubig ang tawag dyan kapag nagsasolo lang siya, misu. Diba, miso? Kapag may kasama na siya, ang bawa sa dyan, minasang, is soybun na. So yun yung ano, papasok naman dun yung ano, yung onyumi. Kapag may kasama na daw siyang kanji, minasang, is onyumi na daw yung tawag doon. So nakakalito, minasang, no? Sobra talaga nakakalito, minasang. So yun ang pakamahirap sa akin. Ikaw, babe, may sabihin ka ba? Factor rin siguro yung ano. Pag nagsasalita tayo, nagmumukha tayong shuma. Feeling natin, as adults na, pag nagsasalita tayo na ibang language, tapos hindi pa tayo ganang familia, mukha tayong shuma in the process. Eh, ayaw natin. Madalas, di ba? Oh, parang ano, example lang minasan, no? Pag, kunwari, galing kang probinsya, Ilonggo talaga to, pumunta ng Manila, nagsalita, tatawanan mo siya, di ba? So parang, ano, feeling natin sarili natin, ay, pagtatawanan niyata ako, parang ganun ba? Sa tingin mo, oh, pwede, siya may... Pero yung point talaga ng vlog namin sa inyo, minasang, is i-comment down below nyo, minasang, no, sa ano, sa palagay nyo, sa tingin nyo talaga, bakit mahirap yung pag-aaral ng ano, ng Nihongo, which is na-experience talaga namin, minasang, sobrang hirap. Ngayon, N2, lalo na sa pagdating sa JLPT, N2, minasang, na hindi na kaya na namin kaya na mag-aral ng ano, ng self-study lang. So, kailangan talaga na meron na mag-explain or something whatsoever. So, pero tatry namin yung December, minasang. So, comment down below, minasang, kung meron kayong ano, yung suggestion o sa tingin yung palagay o hinaing ganun sa pag-aaral nyo ng Japanese. Kung makisali kayo sa amin, sagutin namin yan, minasang. No? Tapos, thank you po sa panonood. My name is Ja. Mari. So, thank you po sa panonood. Comment down below po. Johnny.